Ang isa sa katotohanan na hindi na natin maiiwasan sa ngayon ay ang pamumuhay kasama ang ilang tao na kung tawagin ay mga antikristo. Sila ang mga taong nakasalamuhan natin sa pang-araw-araw. Sino nga ba ang mga taong ito? Sila ang mga taong ginawang kasangkapan ni Lucifer para matupad ang kanyang hangarin dito sa mundo. Ang Antikristo ay kabaliktaran ni Kristo. Kung paanong si Kristo ay naparito sa lupa upang gawin ang kalooban ng Diyos Ama, darating din ang Antikristo upang gawin ang kalooban ni Lucifer. Siya ay si Satanas na makikita sa anyo ng tao. Ibig sabihin, sila ay mga tao rin. Ang buong ambisyon ni Satanas ay maging katulad ng Diyos sa kapangyarihan at lakas. Sinasabi ng 2 Tesalonika, chapter 2, verse 4, at ganito ang nakasabi, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba, anupat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Ang kanyang layunin ay palitan ang Diyos at ipapadala niya ang Antikristo bilang isang paraan upang gawin ito. Itatanggi ng Antikristo ang pangangailangan ng sangkatauhan sa Diyos at igigiit ang kanyang sarili bilang pinuno ng mundong ito. Hindi partikular na binanggit ng Biblia kung sino ang magiging Antikristo. Ngunit binigyan tayo ng maraming pahiwatig kung ano ang magiging katulad niya. Ang pangalan na Antikristo ay matatagpuan sa Unang Juan chapter 2 verse 18 at chapter 2 verse 22 at chapter 4 verse 3 at sa 2 Juan chapter 7. Si Apostol Juan ang tanging manunulat ng Biblia na gumagamit ng Antikristo na pangalan. Maraming Antikristo ang lilitaw sa pagitan ng una at ikalawang pagdating ni Kristo. Ngunit magkaroon ng isang dakilang Antikristo sa darating na mga huling araw. Gusto ni Apostol Juan na tulungan ang kanyang mga mambabasa na maunawaan na hindi lang sa mga huling araw lalabas ang mga Antikristo, kundi kahit ngayon mayroon ng mga Antikristo. Ang mga Antikristo na binanggit ni Juan sa Unang Juan chapter 2 verse 22 ay yaong mga tumatanggi na si Jesus ang Kristo. Itinatanggi ng mga huwad na gurong ito ang anak ng Diyos at ang Diyos Ama. At sinasabi sa 2 Juan verse 7, sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan. Sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Hesukristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Ang mga hindi naniniwala na si Jesus ay ang Kristo at nagkatawang tao ay sila yung mga Antikristo. Sinasabi ng Unang Juan chapter 2 verse 22, sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay isang Kristo? Sila ang mga taong Antikristo. Sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. At ang sabi din sa Unang Juan chapter 2 verse 18, at ganito ang pagkasabi, mumunting mga anak, ito ang huling oras, at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo, kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Kahit hindi pa dumating ang mga huling araw, mayroon ng mga Antikristo ngayon. Ang mga Antikristo ay iyong mga sinungaling at tumatanggi na si Jesus ay Kristo. Sa 2 Tesalonika
chapter 2 verse 3 to 4. Ang Antikristo ay inilarawan bilang tao ng kasalanan o anak ng kapahamakan. Dito, ang apostol na si Pablo tulad ni Juan ay nagbabala sa mga mananampalataya tungkol sa mga kakayahan ng Antikristo na manlinlang. Sinasabi din sa ikalawang Tesalonika, chapter 2, verse 9 to 10. Paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Ang mga Antikristo ay gagawin ang mga huwad na himala, palatandaan at kababalaghan upang makakuha ng mga sumusunod at linlangin ang marami. Sa Revelation chapter 13 verse 5 to 8, sinasabi din na ang Antikristo ay tinutukoy bilang ang hayop. Nakikita natin ang hayop na ginagamit para sa Antikristo ng maraming beses sa aklat ng Revelation. Ang Antikristo ay magkakaroon ng kapangyarihang pampolitika at espiritual na otoridad sa bawat bansa sa mundo. Sa mga ebanghelyo sa Marcos verse 13, Mateo chapter 14 verse 25 at Lucas verse 21, binabalaan Jesus ang kanyang mga tagasunod ng mga kahilahilakbot na mga pangyayari at pag-uusig na magaganap bago ang kanyang ikalawang pagparito. Malamang ito ay kung saan ang konsepto ng Antikristo ay unang ipinakilala sa mga disipulo. Mababasa natin sa Mateo chapter 24 verse 24 at ganito ang pagkasabi, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamangha-manghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Gayunpaman, ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang malinlang sa pamamagitan ng diwa ng Antikristo ay ang makilala si Hesukristo at maging handa para sa kanyang pagbabalik. Huwag nating pahintulutan na manaig ang mga Antikristo laban sa kabutihan at katarungan. Kung sinasabi ng iba na kaya hindi sila naniniwala kay Hesukristo bilang Diyos ay dahil hinahanap lang nila ang katotohanan para hindi sila maligaw, ay maaari pa silang mapagbigyan at maikonsidera bilang mga nawawalang mga tupa. Pero yung mga taong hayagang nagsasabi na hindi sila naniniwala kay Kristo, ni Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ay isang malaking kapintasan at kasalanan sa Diyos. At sana'y may natutunan kayo, no mga apo, sa ating tinatalakay ngayon. Hanggang sa muli, ako pa rin ang inyong Lolo Kakoy na magsasabing, kailanman ay di pa nanaig ang kadiliman laban sa liwanag. Bye-bye!